Dapat may gano'n, may naka-video, may dumadaan, gano'n. Hello mga kabiyahe, welcome to our YouTube channel. Today, buddy, i-review natin tong bagong SX20 Vituvia Antelope. So, discuss muna natin yung electric component niya. So, si Vituvia Antelope, naka 750 watts brushless motor. Then, yung battery niya, naka 48 volts, 14Ah LG cell, removable. Yan. So, madali lang siya tanggalin. Bali na return na natin yung battery, naka-lock na. So, itong unit na to, naka-colored LCD display, pakita ko na rin sa inyo. Yan, yun yung colored LCD display niya. So, may mga KMH, lahat ng details, yan. Yan, pedal assist 1 to 5. Bali may front light siya, yan. Yan. Mm-hmm. Yan. Tapos yung rear light. Then may brake light din siya. Then yung controller ni Vituvia SX20 Antelope, naka 48 volts, 25 amperes. Also yung throttle niya, naka thumb throttle si Vituvia SX20. Naka thumb throttle siya. Ngayon, puntahan natin yung mechanical part ni Vituvia SX20. So, naka-hydraulic brake na siya. Then yung shifter niya, naka 7-speed Shimano shifter siya, tourney. Tapos may caliper guard na rin siya, so safe yan sakaling sumemplang or pag nilagay niyo sa car ng pa itong side, at least may protection yung caliper, hindi siya mawawala sa alignment basta-basta. Then yung fork niya, naka-hydraulic fork na siya with lockout. Then yung tire ni SX20 Antelope, naka 20x4 siya, anti-puncture reflective tire. So may reflection na siya dito. Ayan. Added ano to, safety, at least makikita sa dilim. Then foldable yung pedal niya. Ayan. Also adjustable yung seat post and adjustable din yung handle. Bali, itong SX20 guys, sobrang compact nito dahil foldable to from handlebar to the body. So, papakita ko sa inyo paano i-fold tong unit. Tawagin natin si Bigilicious para tulungan tayo i-fold tong unit. Yan guys, na-fold na natin yung unit. So itong unit na to, kasha to sa SUV o mga car trunk na medyo malaki. So medyo pwede nyo siya madala sa mga out of town nyo, like pumunta kayong Tagaytay or Baguio, pwede siya isama para makapag-stroll kayo using bike. Ayun, at least makapag-exercise kayo kahit nasa ibang lugar kayo, nag-out of town kayo. Ayun. So yun yung kagandahan niya compare sa mga ibang electric motors. Ayun. Bali, try natin ilagay itong unit na to sa SUV para makita natin kung kakasya nga. Let's go. Guys, bali, lalagay na natin to sa SUV. Yan. Kasya naman siya. I-straight lang namin. Okay? Guys, bali, part din ng unit ni SX20 is may kasama na siyang fender. Yan. Also, itong carrier na to.
part na siya. Then may optional na basket for after sales. Then may side stand na rin siyang kasama, so pwede siyang naka-side stand na. Bali, ang max speed ni SX20 nasa 50 km/h. Then yung capacity ng per full charge niya is mga nasa 80 to 100 km/h. So depende yan sa rider's weight at saka road condition. So pag medyo purpaahon tayo, alam natin mas malakas siya sa battery. So it depends. Then yung charging time niya mga 5 to 6 hours. Ayun. Then ang weight naman ni SX20 nasa 26 kg, mga ganun. 26 to 28. Estimate lang naman siya. So, bubuhatin ko para makita nyo. Ayan. So, kaya naman siya buhatin. Medyo may konting kabigatan naman talaga. Ayun. Ang load capacity pa lang unit nito, 150 kilos. So, almost 2 persons. Ayun. Guys, bali, para mabigyan namin yung full details ng overview ni SX20, itetest ride natin tong unit. Okay? Tara, let's go! Guys, bali, itetest ride na natin si Vituvia SX20. Go! Guys, bali, ngayon, try ko lang yung pedal assist 1. Tingnan natin yung speed niya through pedal assist 1. Yan, sa pedal assist 1, umabot tayo halos 20. 17-18. Yan, kaya pabilisan. Depende yan sa pedal natin. So, bibilis pa yan. Umabot na tayo 20 plus sa pedal assist 1. Ngayon, tatry ko yung pedal assist 2 para matest natin. Assist 2 tayo. Medyo paahon to. So, mga 20. Pero bibilis pa naman to. Pag bibilis pa naman to pag ano. Ayan. Try natin pedal assist 3 naman. Ayun. Naramdaman ko na yung bilis pag pedal assist 3 talaga. Umabot na ng 30 oh. Medyo paahon pa to. Oh, pedal assist 4. Let's go. Grabe. 30 plus. Nakatakot pag sobrang bilis. Pero okay lang. Yun o. Yun na yung pedal assist 4. Tinest lang naman natin para makita natin yung actual speed. Grabe, mabilis siya. Ayan, try natin yung pedal assist 5, ha? Pedal assist 5. Bali, battery natin, stock lang, 70%. Ayan. Pansin ko lang, itong SX20, madali siya sumakay kasi naka-step through siya. So,
Baling next stop, full stop. Madaling bumaba. Madali din sumakay. So perfect siya para sa mga commute. Ayun, o kaya e-bike to work. So kahit traffic, hindi tayo mahirapan. Yan, test ko isa pang pedasis 5. Yan, pedasis 5, let's go. Plus siya. Mga 45 siguro. Kaya siguro max hanggang 50, pero syempre ingat lang tayo dahil hindi rin sobrang haba yung pinagte-test ride natin na kalsada. Throttle na lang. Bali ngayon magto-throttle 1 ako. Throttle 1 speed. Ay, si Vituvia pala, ang throttle niya independent. Independent siya, either 1 to 5, iisa lang yung speed niya. So, throttle niya, unlike peda assist, may division. Assist 1, meron up to what speed? 2, 3, 4, 5. Pero ang throttle is, pag nag-throttle ka, is parang motor mode na siya. Yan, throttle lang tayo. Throttle. So, masasabi ko lang super recommended to dahil sa compact design, super sleek ng design nito. Then naka-hidden pa yung battery niya. You know, pag step through ang dali, kunwari bumaba ako, aangat ako. Madali siya, madaling sumakay kahit full stop. Unlike yung mga iba matataas, no, nahihirapan. So, ang recommend height para sa rider nito, 5 feet to mga 6'3 siguro, 6'3 o 6'5. Yan. Guys, bali tapos na tayo mag-test ride ng unit. Ayun, sobrang solid nitong SX20. Bali, ang speed niya umabot ng 40 plus. Actually, maximum tingko 50 pag medyo may mahabang stretch ng road. Ayun, so pwede ba 'to sa ulan, guys? Pwede. Kasi naka ano 'to, IP54. So pwede siya sa ulan. Pwede siya gamitin. Basta after lang, punasan lang natin. Guys, pag gusto niyo mag-test ride ng Vituvia XX20, pwede kayong mag-visit sa bagong shop namin, Biyahe MNL, dito sa Banawe, Corner Calamba. Ayun. Guys, bali malapit tayo sa Blue Water Day Spa at saka yung Starbucks. Also yung Lugawan Republic, tapat lang natin. So makita niyo yung mga medyo kilalang mga establishment. Ayun. So dito lang tayo sa Banawe Corner, Calamba. Ayun. Huwag niyo kalimutan mag-like and subscribe sa YouTube channel namin para sa future e-bike reviews namin. Also, palike na rin sa mga Facebook page namin. Meron kami Facebook, Instagram, TikTok. Also, we have online shop in Lazada. So, doon pwede rin kayo mag-purchase ng e-bike namin. Also, mga accessories and parts. Ayun guys, thank you for watching our YouTube channel. See you in our next e-bike review. Kung may question pala kayo, pa-comment na lang. Sasagot kami. Thank you!